Mahigit 70,000 pisong halaga ng groceries at mamahaling gamit ang na-swipe ng suspect na tumangay ng credit card ng isang babae sa Quezon City. Sabi ng biktima, pahirapan ang pag-report sa banko, kaya hindi agad na ipablock ang card. Balita hatid ni Mark Salazar. Pwedeng mangyari kanino mang may credit card ang kwentong ito. Kwento ng karera sa pagitan ng ninakawan at magnanakaw ng credit card. Sinong panalo? Noong Sabado, tinangay ng magnanakaw ang wallet ng biktima sa isang exclusive membership grocery sa Congressional Avenue. Alas 3 ng hapon ito nangyari, ang simula ng kanilang karera. Unang pinuntahan ng biktima ang admin ng grocery. Natagalan dun sa CCTV kasi nga mahaba yung proseso ang ginagawa nila. And then I asked the admin to help me calling the banks para ma-block ko yung mga credit cards ko. 3:15 pa lang, nasa isang mall na sa North EDSA ang magnanakaw para subukang mag-swipe ng hindi niya credit card, pero bigo siya. Nagahabol namang mag-report ng 5 stolen credit cards ang biktima. Trauma yung pag-report ba? Hassle kasi one at a time eh. Kung several cards ka, natatagalan, so you're running out of time dun sa pag-block ng credit cards. Dalawa pa silang mag-asawang nagtatawag sa hotline ng mga bangko. Kapag tumatawag, dapat meron silang isang sa hotline nila kapag lost card ang i-re-report. Hindi na maraming hihingin. Dapat sana meron lang code na pipindutin. Halimbawa, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin nung binablock mo na yung card nun. 6:12 p.m. ang unang tagumpay ng magnanakaw sa grocery na ito sa halagang 25,545 pesos. 6 na minuto lang, nakabili naman siya ng mic sa halagang 14,200 pesos. 6:39 p.m. namili naman ng mamahaling damit ang magnanakaw sa halagang 8,865 pesos. Pirma lang ng pirma ang magnanakaw. Kasi siyempre, nagmamadali siya, hindi niya kagad mapapractice yung pirma na nakalagay dun sa credit card, gayahin niya. So, consistent siya sa kanyang pirma, na yung pirma niya ang layo dun sa pirma, dun sa credit card. Pero ang mga merchants ay gino pa rin. 7:03 ng gabi, bumili pa ng plates ng dumbbell sa halagang 6,600 pesos. Tapos lumipat sa katabi pang mall sa North EDSA pa rin at naggrocery ng halagang 16,586 pesos. Dito na natapos ang karera nang maipablock na ang lahat ng credit card. Talo ang biktima ng 71,796 pesos. Hindi pa kasama ang mamahaling wallet at ang 4 na government-issued ID niyang natangay. Ika nga na mag-asawang biktima, lugi sila sa karera. Mas maraming obstacle course para sa biktima. Si Mrs. ay ang daming proseso kanyang pagdadaanan, tapos marami ka pang isasagot bago ipoprocess. Ipoprocess pa lang, hindi pa talaga ibablock. So kaya naunahan tayo dun sa karera. Probably yung cards ko, hindi ko nagagamitin yan. Ikakat ko na rin talaga kasi delikado, mas mahirap. 60 to 120 days pa bago maglabas ng desisyon ang mga bangko kung tatanggapin ang kwento ng biktima o siya pa rin ang magbabayad ng sinaping ng magnanakaw. Nagpapulis na ang biktima. Ang pag-asa na lang niyang manalo sa huli ay kung may makakakilala sa dimple ng braso ng babaeng magnanakaw na magre-report sa pulis. Mark Salazar, GMA News.